Luke 18:9-15. Sinabi rin ni Jesus ang talinghagang ito sa mga taong matuwid ang tingin sa sarili at hinahamak naman ang iba. May dalawang lalaking pumasok sa templo upang manalangin, ang isa ay Pariseo at ang isa ay maniningil ng buwis. Tumayo ang Pariseo at nanalangin ng ganito, "O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba na mga magnanakaw, mandaraya, mga ngalunya o kaya'y katulad ng maniningil ng buwis na ito." Samantala, ang maniningil ng buwis na may nakatayo sa malayo at di man lang makatingin sa langit. Dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, "O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo," patuloy ni Jesus, "ang lalaking ito'y umuwing matuwid sa harapan ng Diyos at hindi ang Pariseo. Sapagkat ang sino mang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas." Jesus and Judges. Dalawang uri ng mananampalataya, sumasamba, nananalangin, ang isa na bless, ang isa hindi. Salamat Panginoon sa mga malilinaw ninyong pagtuturo at ngayon lalo nyo pa pong pakalinawin at pagliwanagin sa aming isip ang kahulugan ng ikinuwentong ito ng inyong anak na si Jesus. Makuha namin ang aral, maipamuhay. Dalangin namin ang lahat ng ito, asking you, Father, to be our preacher, our teacher, in the name of Jesus, your Son, our Lord, our Savior. Luke 18:9-10, isa-isahin natin ang kanina'y ating binasa ng tuloy-tuluyan. Jesus told a story to some people who thought they were better than others and who looked down on everyone else. Two men went into the temple to pray. One was a Pharisee and the other a tax collector. So immediately, we are confronted with a choice. Sino tayo sa dalawang taong tinutukoy ni Jesus? Mahilig siyang magbigay ng ganyang pagpapadali ng choice. Two ways, two men, two sons, ngayon, two worshipers. Piliin natin agad kung sino tayo sa dalawa para masundan natin kung ano ang pupuntahan pala ng ating pagsamba. Luke 18:11, "The Pharisee stood over by himself and prayed, 'God, I thank you that I am not greedy, dishonest, and unfaithful in marriage like other people.'" So para na niyang sinabi, "Hello myself, good morning myself. Nagpapasalamat po ako at ako hindi tulad ng iba dyan. Maraming mga kasalanan." 11:12, "And I am really glad that I am not like that tax collector over there. In fact, I go without eating for 2 days a week, and I give you 1/10 of all I earn." So pinakapuri-puri ng Pariseo na to ang kanyang sarili. Sabi niya, "Sa katotohanan, tuwang-tuwa ako, hindi ako katulad doon. Yung nagdadasal lang yung sa bandaron. Kilala ko yan, maming ganon. Hindi ako katulad niya. Dalawang beses, isang linggo ako kumag-ayuno, at buong buo ako magbigay ng tithe." In other words, sinasabi niya, buti pa ako kaysa doon sa lalaking yon, nadadasal-dasal pa daw dyan. Luke 18:13, "The tax collector stood off at a distance and did not think he was good enough even to look up toward heaven. He was so sorry for what he had done that he pounded his chest and prayed, 'God, have pity on me. I am such a sinner.'" So yung tinutukoy naman niya na tax collector ni hindi makalapit doon sa dambana, malayo lang siya na sa isang sulok, thinking that he is not worthy. Ni hindi nga siya makatunghay sa langit, nakayuko lamang. At yung dibdib niya talagang kanyang dinadagok-dagukan, pounding on his chest, sorry for his sin, humihingi ng tawad. Luke 18:14, "Then Jesus said, 'When the two men went home, it was the tax collector and not the Pharisee who was pleasing to God.'" So isang lalaking relihiyoso, malinis ang buhay sa tingin ng madla. Isang lalaking obviously sa tingin nila ay sobrang makasalanan, pero siya ang umuwi
nang nagbigay ng kaluguran sa Diyos at tumanggap ng pagpapala. Dahil hindi siya mayabang, inaamin niya ang kanyang pagkukulang at hindi niya kinukumpara ang kanyang sarili at hindi siya nagja-judge ng iba. Jesus is always on a mission to change perceptions. Marami mga kaisipan, kaugalian na nakatanim na sa utak ng mga Israelita tungkol sa kung anong tama, anong banal, anong marumi. Pero ang daming pinalitan ni Jesus sa ganong mga pananaw. At sa kwentong ito ni Jesus, the sinner who judges himself, not others, is the one who pleases God. Meanwhile, the righteous one but judges others is the one who does not please God. So agad, mamili na tayo. Kanya-kanya tayong pagtingin sa sarili. Walang magjudge sa kapwa, sarili lang. Sino tayo agad sa dalawang ito? Tayo ba yung nagsasabing, Lord, hindi po ako worthy talaga. Nandito lang ako dahil mabait kayo, dahil pinapatawad niyo ako, salamat po. Pero hindi talaga ako worthy. Meron namang, mabuti pa ako sa iba dyan. Iba dyan, makasalanan. Dapat parusahan, dapat paluin ang Diyos, etc. A very stressful, unloving environment. Especially in a spiritual community, in a church, in a fellowship. Sama-sama kayong tumatanda sa isang fellowship, sa isang church. Kayo-kayo ang nakikita-kita sa mga libing, kasalan, lamayan, baptism, dedication, pagdalaw sa mga patay, pakisama sa mga kasiyahan ng kapwa. Masisira ang lahat ng yan pag ang mga tao ay nagsasakitan, nagmamanmanan, at nag-uusigan. Kasi ang nasasaktang damdamin, bihira naman makalimot. So pag lagi nangyayari yan, pang ibabaw na lang ang fellowship. Hindi na pang puso, hindi na pang loob. Judging others pushes people underground into hiding, into hypocrisy. Pagkaalam ng mga tao na sila ay uhusgahan, sila ay ititiwalag, sila ay pag-uusapan, tinatago nila ang kanilang mga sugat. Hindi tuloy nalalanggas, nalilinis at napapagaling. Itinatago nila ang kanilang mga kahinaan, naglalakas-lakasan sila, itinatago nila ang kanilang mga kapintasan. So ang mga tao namumuhay sa pagbabalat kayo, sa pagkukunwari, at nakaka-stress yun. Bakit ka pa nag-church? Para lang mabigatan ka sa dami ng mga maskara na kailangan mo isuot. Judging others damages and destroys the community. The one being judged and even the judges. Kasi pag nagja-judge ka ng iba, kahit hindi mo tanggapin at hindi mo alam, yun ay dinaramdam mo rin. Dinadala din ang iyong puso kasi ayaw ng Espiritu. The Spirit in us is grieved when we hurt others, when we judge others. Kaya kung minsan yung judge, marami siyang mga sakit, marami mga hindi maipaliwanag ng mga doktor ng mga nararamdaman kasi dinaramdam din ng kanyang Espiritu ang kanyang ginagawa. At oras ang ating isip, puso, katawan, sinasabi, iniisip at ginagawa ay hindi isa, hindi united, hindi solid, kundi one half love, one half hatred, one half friendship, one half enmity, nagkakasakit tayo. Do not judge or hurt a person for the sake of image, for the sake of audiences. Kung minsan meron kayong fellowship, yung, ay, kailangan magandang image natin sa labas, kailangan makita nilang pinaparusahan natin nagkakamali, hindi natin tinotolerate. So image sa labas ang iniisip. May mga pamilya, ganun din. Yung image, sasabihin ng kapitbahay ang mahalaga, hindi to be supportive and loving to one another. So there are audiences outside of the church and inside the church, but that should not be the basis of our behavior because we have one audience only, and that is God. God, who made us know Him and His love through Jesus. The kapatiran, the family is a hospital, not a showcase of perfect people. At ang bawat isa sa ospital na yan, yung doktor, yung nurse, yung mga technician, yung mga pasyente, lahat pasyente din, nagtutulungan lang. The church is a fellowship of sinners who are forgiven by God. A fellowship of sinners ministering to sinners. A fellowship of forgiven people ministering to other forgiven people. A fellowship of people who keep on growing in the Lord, who minister to people who also keep on growing in the Lord. Nobody arrives.
Mark 2:17, Jesus said to them, "It is not the healthy who need a doctor, but the sick. I have not come to call the righteous, but sinners." So huwag ka magtaka kung sa fellowship, may mga imperfect, may mga pagkukulang, may mga mahihina, may mga nagkakamali. Kasi yun talaga ang tinawag ni Jesus. Hindi niya tinawag yung mga perfect, yung mga Pharisees, yung mga nag-aastang perfect. Kaya lang, sabi naman Romans 3:10, "There is no one righteous, not even one." So to put and harmonize these two verses together, wala naman talagang righteous. So wala naman pwedeng maging member ng fellowship na righteous. Guni-guni lang yun ang iba. Image lang. At yung mga mukhang righteous, righteous lang sila sa pinipili nilang pamantayan. Hello, righteous sila kasi wala silang kinokommit na adultery. Okay, so sa department na yun, righteous na righteous sila. Pero yung pride, sabi silang mataas na pride. Judgmentalism, kasalanan din yun eh. Magkakaiba lang ng korte ng kasalanan. Kasi biniba, ako, hindi ako nangangalo niya. Ha, hindi ako pumapatol sa asawa na may asawa. Oo, eh, pero judgmental ka ba, sister? Oo lang, yun lang, sabi niya. Eh di, ganun din yun, pareho lang kayo. Magkaiba lang ng korte at kulay ang kasalanan nyo. So, pinipili mo kuminsan yung sin. Galit na galit ka sa isang sin. But most of the time, pag sinuri nyo mga kapatid at sa mga counseling, lalabas yan, yung galit na galit sa isang sin, actually, galit siya sa sinner na kumakuit ng sin na yon. Kaya galit na galit siya dun sa particular issue na yon kasi meron siyang hugot. Yung sinasabing, love the sinner, hate the sin, napaka-imposibleng gawin yan. There's a very thin line that divides the sinner and the sin. And there is so, it's very easy to damage the sinner when you want to attack the sin itself. Kaya yan ay pinawi ni Jesus. Sabi pa nga niya, huwag niyong bunutin yung damo na kasama ng mga halaman na tanim. Kasi sa ilalim ng lupa, buhol-buhol ang ugat niyan. Hindi niyo pwedeng bunutin yung damo na hindi niyo rin mabubunot yung halaman na tunay na tanim. So in other words, sabi niya, hayaan niyo lang sila, huwag niyong galawin. Kasi merong madadamage. The church does not condone sin and sinful living. But holiness is a private matter. Hindi siya corporate. So be a moral judge to yourself. And if you want to be strict, buso, but not to others. Matthew 7, 1-5, Jesus says, "Don't condemn others, and God won't condemn you. God will be as hard on you as you are on others. He will treat you exactly as you treat them." So sabi niya, alam niyo, kung gusto niyong maluwag sa inyo ang Diyos, eh maluwag ka rin dapat sa iba. Kung napakasungit at higpit mo sa iba, ganun din ang Diyos sa iyo. Kung di ka nagpapatawad, di ka rin papatawarin ng Diyos. Kung magtiwalat, magpahiya, gagawin ka rin ng Diyos. How hard is it to understand this? That the measure we give to our brother and sister is the measure we will get from God. Sabi pa ni Jesus sa verse 3, "You can see the speck in your friend's eye, but you don't notice the log in your own eye. How can you say, 'My friend, let me take the speck out of your eye,' when you don't see the log in your own eye?" Sa bitaw ng salita na ito ni Jesus, sinasabi niya, ang lahat ng nagsasabing, "Tatanggalin ko ang munting puwing sa iyong mata," paano mo gagawin yun eh, ang laki-laki ng puwing mo? Ang iba niya sabihin, oras na iniisip mong dapat ka magtanggal ng puwing ng iba, bulag ka lang, kaya mo naiisip yon. Bulag ka sa sarili mong mga puwing na mas malaki pa kaysa sa puwing ng iba. Pag gusto mo magtuwid, magparusa sa mga nagkakasala, bulag ka lang sa sarili mong kasalanan. Kasi kung hindi ka bulag, kung mulat ang iyong mata, hindi ka magtatangka, maglalakas ng loob, na magtanggal ng kasalanan ng iba. Ang uunahin mo ang iyong sarili. At mahihiya ka sa iyong sarili pag nalaman mo at natanggap mo ang iyong mga kasalanan, tapos heto ka, linis ka ng linis ng buhay ng may buhay. Sabi ni Jesus sa verse 5, "You are nothing but show-offs." Puro lang kayo pakitang tao, pagpapa-impress. First, take the log out of your own eye, then you can see how to take the speck out of your friend's eye. In so many words, Jesus is saying, mind your own moral business. Walang kontra si Jesus sa taong gustong linisin ang buhay niya. Pero hindi mo business na linisin ang buhay ng iba. Unahin ang sarili
Pag-ubos na ang iyong mga dumi, tsaka maglinis ng iba. Pagtanggal na ang takip ng iyong sariling mata, tsaka magtanggal sa iba. Eh dahil lahat naman, may mga malalaking buwing, makakarating pa kaya tayo sa point that we're already qualified to take the speck out of other people's eyes because there is no more speck in our own eye. Be moral, yes. Be holy, if you like, and if you can. Be perfect as much as you can, but keep it to yourself. Do not impose your morality on others. Yung kabanalan mo, gawin mong personal. Kung ayaw mo, di wag mo. Pero huwag mong pilitin yung iba na ayawin yung ayaw mo dahil lang ayaw mo yun. Dahil siguradong marami kang kasalanan na gusto mo, hindi mo ini-impose sa iba na ayawin din nila. Kasi maluwag tayo sa sarili, mahigpit sa iba. It is important to be righteous, to be correct, but do not be the corrector of other people. Your righteousness is your personal business. Correct others only after and if you have completely corrected yourself. Ngayon sabihin ba, paano yung mga preacher, yung mga teacher, at salagay perfect na ba sila kaya sila nagtuturo? Ang itinuturo ng mga preacher at mga teacher ay yung words of God, not necessarily their own life. Kasi kung gagawin mo rin qualification ng mga magtuturo na yung perfect na sila, paro nila basahin yung salita ng Diyos at ipaliwanag, edi wala nang nagturo kahit isa. Kadalasan ngayon, nagtuturo siya ang number one audience, ang sarili niyang teaching. Kaya kung sasabihin ngayon, tinuturo mo yan, kulang ka pa rin, sige nga, maghanap tayo ng hindi kulang para may magturo. That's why you separate the teacher from the lesson also. It is very, very, very desirable that the teacher, the preacher, whoever is a leader of a Bible study group, a very, very outstanding ang kanyang personal righteousness. Pero hindi mo dapat expectan yun ng perfection kasi walang qualified at walang mangangahas mag-lead sa anumang spiritual activity. No prophet, no teacher was ever perfect, only Jesus. But when you teach the teachings of Jesus, you point people to God, not to your own life, then you may lead people if you are letting the Holy Spirit lead you in turn. So it's very important. Why do you join church? Papasok ka ba? Sasama ka ba sa isang fellowship kung malalaman mong kulungan pala yon? Ikukulong ka lang pala pag sumali ka doon? Hindi ka na pwedeng makipag-fellowship sa iba, hindi ka pwedeng umatyan sa iba, hindi ka pwedeng mag-aral sa iba, property ka na nila. O kaya, papasok ka ba sa isang church, magiging member ka ba doon, kung alam mong hukuman pala yon, pagdating na pagdating mo doon, hukuman ka, lilitisin ka. They will spy on your life. Pag-uusapan ka ng mga committee, huhusgahan ka. Sasali ka ba doon? Sabi ni Jesus, I have come to call the sick. It means that the church is a hospital. It's a caring environment. Sumasali ka sa church para makasama mo yung kapwa mo kulang, nagkakaintindihan kayo, at sa inyong pagsasama-sama, pinagpapala kayo ng Panginoon. The gifts of one another is ministered to everyone else, so everyone benefits. Pero kung sasali ka, tapos sa loob, pagpasok mo, batuhan, pahiyaan, sisihan, ba't ka pa sasali? Napagod ka tuloy. Church is still lacking. Worldly, a failure if it is on Jesus. When people spy and police on each other, compare their godliness with that of others, condemn and punish and hurt people that they label as sinners, and when they live in a climate of fear and imposed guilt, kulang pa ang church pag ganun. Ang kailangan ng tao sa buhay na ito na malupit, buhay na maraming suliranin, buhay na maraming kabiguan, ang kailangan natin ay silungan, kanlungan. Kung saan pwede tayong magpagaling ng mga sugat, kung saan pwede tayong magpalakas ng mga kahinaan, kung saan tayong pwede magpalakasan sa isa't isa, bagamat may kanikanya pa rin kahinaan. This is the community of Jesus. And when we begin realizing that, we become kinder, more accepting, not only of others, but also accepting of ourselves. Then we begin to relax. We begin to rest.
which is the primary teaching of Jesus. Sabi niya, come to me and I'll give you rest. I'll give you peace. So be righteous, yes, but not self-righteous. And remember that the meaning of the word righteous, especially in the Greek New Testament, the original language, does not mean moral uprightness. Righteousness in the New Testament means kabutihan, kabaitan sa kapwa. Yun ang tunay na righteous. Pero yung kumpletong-kumpleto ka sa mga religious duties, religious attendance, religious donations, tapos sinuhusgan mo yung kapwa, kinakawawa mo, di ka mabait sa kanya, unrighteous ka pa rin. Kaya yung kinwento ni Jesus went home without being blessed. Kahit na-fulfill niya lahat yung religious requirements, kasi hindi siya mabait. Hindi siya mabuti sa kapwa. Kaya yung sinasabi ni Jesus, nagagantimpalaan yung mga dumalaw sa may sakit, nagdamit sa hubad, nagpakain sa gutom, nagpainom sa uhaw, dumalaw sa mga bilanggo na tinatawag nilang latak ng lipunan, tinatawag nilang mga masasama, makasalanan, etc. Yung pagdalaw doon, gusto yun ng Diyos. Yun ang righteousness. Hindi yung mga ipinagpipilitan ng mga religious laws and religious regulations na dapat mong masunod kung anong kinain mo, anong haba ng iyong buhok, anong damit mo. Hindi yun ang righteousness kay Jesus. Kabaitan, kabutihan sa kapwa. And when we are not judgmental, tayo yung unang-unang napapahinga. Tayo yung unang nakikinabang dahil hindi mo pinasayang ang oras mo sa pakikialam sa buhay ng may buhay, pakikipag-usap sa buhay ng may buhay, at magalit ka sa kung sino-sinong tao dahil makasalanan sila. Nakakapagod yun. So you are the number one beneficiary when you don't judge people. Kayang-kaya ng Diyos mag-judge pag gusto niya, hindi niya kailangan ng assistance. Kayang-kaya ng Diyos na magparusa kung iibigin niya, hindi niya kailangan ng berdugo. Marami kasi mga Christians, lalo may position sa church, parang berdugo, parang sila dapat ang tagapagparusa sa pangalan ng Diyos. Walang inutusan ng Diyos ng ganon. Kung may nanguusig, ang pang-uusig ay gawa ni Satanas. He is the accuser, not Jesus. So when we accuse people, true or not, ha? When we accuse people, we are becoming instruments of the devil. Because the ministry of Jesus is to justify, to cleanse, to sanctify, to purify and bring people to the Father. Kaya si Paul, disappointed na disappointed sa mga taga-Corinthians. Ang tagal-tagal ng mananampalataya, grade 1 pa lang ang utak. Hindi niya maturuan ang mahihirap na mga doktrina. Tulad dito, pinag-aaralan natin ngayon, yung iibigin mo kahit nagkukulang, hindi mo usigin. Mahirap na doktrina yun eh, kasi ang ating tendency, gusto nating manakip ng nagkakasala. Gusto nating magparusa ng makasalanan. So mahirap magpakabait. Sabi ni Paul, 1 Corinthians 3, 1 to 3, brothers and sisters, I could not address you as people who live by the Spirit, but as people who are still worldly, mere infants in Christ. And read, immature in Jesusness. Yung worldliness na tinutukoy dito, hindi yung ay maraming mga pagnanakaw, maraming mga kalunya. No, worldly is infants in Christ. Childlike, immature in Jesusness. Kulang na kulang pa ng isip ni Jesus na umiiral sa kanilang puso. Verse 2, sabi ni Paul, I gave you milk, not solid food, for you were not yet ready for it. Indeed, you are still not ready. Sa atin ngayon, sa tabi nyo, kumisan may nagugutom, anong malas, dudukot-dukotin yung bag, maglalabas ng biscuit. Diba? Magugulat ba kayo kung itong si tita, paglabas, chupon, tapos, sisip-sip siya ng gatas. So, ang tanda-tanda nyo na tita, yan pa rin. Ito lang kasing kayang tunawin ko. Yun yung sinasabing childlike or childish. Ang takal-takal na ng mga ibang Kristiyano, pag tinuturoan mo ng be loving, be accepting, na-offend. Hindi mo maturoan tuloy ng mga mas malalalim pa kasi yun pala nga, na-empatyo na, hindi na matunawan. Kaya sabi ni Paul, you are still worldly. Worldly pa kayo,
kapag ganyan ang inyong mentality. Kaya binibaby-baby pa rin kasi asal baby. At ano yon yung pagiging baby sa spirit? Silipan, chismisan, sumbungan, kapikampi, pag-condemn ng kapwa, batuhan. Sabi, yan ay gawa ng mga bata pa lang sa pagiging maka-Jesus. So let other people's personal sins be private between them and God. Kayang-kaya ng Diyos malaman ang ginagawa ng bawat isa. Hindi na natin kailangan mag-report. Kayang-kaya ng Diyos na i-bless. Kayang-kaya ng Diyos na i-withhold ng blessing. At sabi ng Diyos, I will bless whom I like to bless. Yan ay kanyang choice. Romans 14:12. So then, each of us will give an account of ourselves to God. Nakita niyo yung Pharisee, sabi niya, buti pa ako, yung iba dyan, nangangalo niya, yung iba nagnanakaw, yung iba ang sinisilip niya. At nung pumunta siya sa sarili niya, sabi niya, buti pa ako, nabait ako, nagtatight ako, etc., etc. James 4:11-12, noon pa man kasi talamak na yan, batang-bata pa lang yung church, ang gulo na ng mga Kristiyano. Don't say cruel things about others. If you do, or if you condemn others, you are condemning God's law. God is our judge. What right do you have to condemn anyone? Pag daw kinokondemo ang iba, kinokondemo ang law of God. Bakit? Ano ba yung law of God through Jesus? Love. Jesus gave only one law, one commandment, love one another. And when you condemn others, you are unloving, you are condemning the very law of God that He gave through Jesus. You are going against the law. So lawbreaker ka pagka hindi ka loving. Ang nakatanim kasi sa utak natin lahat, yung mga law ni Moses, mga don't eat this, don't do that. Akala natin, pag sinusunod natin yun, okay na tayo. At may right na tayong i-condemn yung iba na hindi sumusunod doon. Pero may iba ng law, bagong commandment. Sabi niya, love one another. You are truly my disciples if you love one another. At sinasabi pa, you know, if you really love, you will lay down your life for your brother. Life pa ang hiningi. Eh, ang hinihingi na lang nga dito, mas magaan. Huwag mo lang siya i-condemn. Pag nagko-condemn ka ng kapwa, akala mo banal ka, no, you go home without being blessed by God. Eh, paano po yung mga tao? May mga kasalanan sila. Let the convincing about personal sin be done by the Spirit, not by you, not by the mob. Unless the person, himself or herself, goes to you and says, you know, may problema ako, ano maipapayo mo sa akin? You know, meron akong mga ganitong gulo sa buhay ko, paano kong mapapayuhan? Then, you may dispense of your wisdom or godliness, but without being asked, what right do you have to condemn others? So, let it be done by the Spirit, not by the traditional religious concepts of morality. Kasi by the traditional concepts of morality, no one will pass. Iba-iba lang ang ating mga pagkukulang, pero lahat meron. John 16:8-10, this is very interesting. Jesus said this, the Spirit will come and show the people of this world the truth about sin. Ibig sabihin, hindi pa alam ng mga tao, lalo nung kanyang panahon, yung truth about sin. So their concept of sin is not what it is. Sabi niya, the Spirit will teach the world the truth about sin and God's justice and judgment. The Spirit will show them that they are wrong about sin because they didn't have faith in me. So yung palang nagbabatuhan, nagkukondema na yon, kaya pinipigil at inaawat ni Jesus, wrong ang concept nila about sin. Nambabato sila para sa mga maling iniisip nilang kasalanan na ikinaka-open ng Diyos. Mali ang kanilang method, mali ang kanilang paraan. So they were wrong about what sin is and what sin is not. Why? Because of their little faith in Jesus. Because Jesus paid for all sin. So para singilin mo pa yung kapwa mo, double jeopardy na yan. Tawag niya sa batas. Doble singil. Binayaran na niya. At sabi niya sa verse 10, they are wrong about God's justice. Akala nila ang God's justice ay ipahiya mo ang nagkakasala, parusahan mo ang nagkakasala, itiwalag mo. So ganoon, God's justice is this. Lahat ng bayad sa kasalanan, binayaran na ni Jesus. Bayad na.
hindi naiintindihan ng mga tao kung ano ibig sabihin na maging manampalataya ni Jesus. So they are wrong in thinking about what God's justice is. They are wrong in thinking about how to administer God's justice. And they are wrong about acting as administrators of God's justice, stoning others. Yun ang nangyayari kahit sa first century church. Kaya sila po ating makasalanan para hindi tayo pinatawad ng Ama dahil sa Kanya. At ang tanong ng iba, paano pong hinugasan? Paano naging banal? Eh, ito nga ang sister na to, kahapon lang niya ginawa yung kasalanan niya. Paano naman maituturin mo na malinis na siya at ng Diyos? God is timeless. God is eternal. Sa Kanya, yung nangyayari pa lang sa atin ngayon, sa Kanya, tapos na yon. Sa eternity ng time frame ng Diyos. So ang tinitingnan niya, yung long shot, yung malayo, at tayo man ay malagutan ng hininga, lahat ng nagawa natin kasalanan at nagagawa pa hanggang ngayong buhay pa tayo, sa tingin ng Diyos, lahat yan ay bayad na. Dahil eternal ang pagtingin niya, yung long shot, yung malayo. Napaka-importanting malaman natin na kahit araw-araw, patuloy pa rin tayo nagsisikap, nadadapa, nagkakamali, nagkukulang. In the overall calendar, in the overall frame of God, we have crossed over from death to life. We have already been declared clean and sinless because of the work of Jesus. At pag ang lagi mong ifinocus yung kasalanan mo, kasalanan ng iba, at lagi na lang yun ang topic, lagi na lang yun ang dahilan para tayo maging malupit sa isa't isa, you ignore the work of Jesus. Mysteriously, many Jesus believers could be very uncomfortable with Jesus being the supreme and only standard. Gusto nila paghalu-haluin pa rin, at kung may choice, pipiliin pa rin nalang magparusa, maging malupit, baliwala si Jesus. Many religious people would reject Jesus as the only standard. Kaya, nagdadalawang loob sila. John 16:1-9, sabi ni Jesus, I am telling you this to keep you from being afraid. Sino'y magiging afraid? Mga new believers niya na magbabago ng isip at pananaw tungkol sa law, tungkol sa punishment. Sabi niya, you will be chased out of the Jewish meeting places. Dahil sa inyong bagong pananaw na ibinibigay ko sa inyo, pagmamahal sa kapwa, pagpapatawad, pag-ibig, itataboy kayo ng inyong mga religious places. At kung pwede kayong ihulog sa bangin tulad ng gusto nilang gawin kay Jesus, gagawin nila. And the time will come, sabi ni Jesus, when people will kill you and they think they are doing God a favor. Dahil nananalig kayo at pinapairal nyo ang Jesusness, yung mga mahilig sa legalism, mga Pharisees, they will even want to kill you because they think that is what will please God. That's why I'm telling you, you don't know God, you don't know God's justice, you don't know anything about how God handles sin. Verse 3, they will do these things because they don't know either the Father or me. They know only Moses, they only their traditions, only their religious systems. I am saying this to you now, so that when the time comes, you will remember what I have said. Binigay na ni Jesus ang warning. When you subscribe to the teaching that the Father wants me to give you, the teachings of forgiveness, of kindness, and of love, many people will not understand you. They will even hate you, and they will consider you the sinner. And when they persecute you, they think that they're doing God a favor. Kaya sabi ni Jesus, they don't know God. They don't know me. Verse 8, the Spirit will come and show the people of this world the truth about sin and God's justice and judgment. The Spirit will show them that they are wrong about sin because they didn't have faith in me. Because if you have faith in Christ, in Jesus, you will believe that His blood cleanses us from all sin. Past, present, future. That the concept is when you enter the church, the family of God, your issue is now to love one another, to make life better, nicer, kinder, to enjoy the life that God gives you. Sabi niya, I came that you might have life and have it to the full. Come to me and I'll give you rest. Yun ang agenda. Hindi na yung laging batuhan pa rin ang batuhan, sukatan ang sukatan because everybody will fail and it's going to be miserable and stressful. There is no rest there. Kaya sabi ni Jesus, they don't know me. They don't know the Father. And these people will insist on continuously hurting you because they think that's what pleases God. Faith in Jesus corrects all notions about sin.
and about how to deal with sin and sinners. Marami mga tao, Pastor, please preach about sin. Preach about sin. Condemn the people. Make the people know that they're sinful. Jesus tells us to preach about love and forgiveness and rest and kindness. Ayaw ba natin noon? Hindi ibig sabihin na kukonsintihan mo ang kasalanan ng lahat, bali wala na ang kasalanan. No, wala yun. Masyadong exaggerated yung nag-iisip ng mga ganun. Pero ang mahalaga, alam mo na ikaw, ako, tayong lahat, forgiven lang. At alam ng Panginoon, sabi niya, God remembers that we are dust. At kaya niya sa amin sinasabi, but if we sin, we have an advocate with the Father. Ganun, confess your sins before the Lord and you will be cleansed. Ang daming ginawa ni Jesus na escape para sa mga nadadapa, nagkukulang. Hindi sila dapat kulungin at ikadena. Because entering the peace of Jesus means going out of the door into the pasture, into the green valleys, into the sun. Hindi ikukulong mo ang tao. John 1:29, the next day, John saw Jesus coming toward him and said, here is the Lamb of God who takes away the sin of the world. Ang ministry ni Jesus, alisin yung kasalanan, ilayo. Remove from the table, remove from the agenda, and focus on the goodness, the kindness of the Father. But while Jesus takes away sin, many Christians insist on focusing on sin. On witch hunts. Yung pagmamanman sa isa't isa, paghahanap ng mga kasalanan, and branding others as sinners, and they want always discipline, which really means punishment. Aha! Yung member ng choir na yan, may kasalanan, tanggalin sa choir. At di lalong natuwa pa yung gusto magkasala, nawalan na ng gawain, nawalan ng responsibility, lalo siyang lumaya. Aha, may kasalanan ng Sunday school teacher, tanggalin. Eh, pag tinanggal mo lahat, walang natira. Kaya mo nga hindi tinatanggal dahil yung kanyang ministry, ang patuloy niyang paggawa ng ginagawa niya at sa kanyang pagsasalita o pakikinig ay patuloy siyang kinakausap ng spirito. Eh, din ang pag-asa niya para makarecover, para makabangon. Eh, gusto mo tanggalin? Gusto mong parusahan? May mga tao kasi lagi gusto nagpaparusa eh. May pinaghuhugutan. Usually, sila rin kasi naparusahan, nasaktan, nabigo. Kaya ang gusto nila, mambigo rin, manakit. At lahat ng yan, napapagaling ng pag-ibig ni Jesus kung tatanggapin natin at ipapamuhay. Impos, napakahalaga. Kung sinabi ni John the Baptizer na, here comes the Lamb of God who takes away the sins of the world, eh bakit naman tinitake away na ni Jesus? Ikaw, binabalik mo palalo. Inilalayo na nga doon ang usapan, back to topic tayo, kasalanan. Laging ganun ang gusto ng iba. At ano masabi ni Jesus, ni John? He must increase, referring to Jesus, and I must decrease. Jesus, according to the Bible, is the last prophet of the Old Testament. He was the last person representing the law and the prophets. Pagdating sa kanya, bumuelo na, kumambyo na ang lahat. It was the age of the Spirit, the age of love, the age of Jesus. Kaya sabi niya, Jesus must increase, love must increase, forgiveness must increase, acceptance must increase, and I must decrease. I and the system I represent, the Old Testament, the law, the Pharisees, all the legalism, Jesus must increase, and all this must decrease. Dapat may inversely proportionate growth yan. So kung napakarami pa rin na legalism, napakarami pa rin na mga hilig magparusa, ibig sabihin lang nun, ang liit-liit pa ni Jesus. Jesus decreases, and John and the system he represented increases. Dapat hindi ganun, baligtad. Psalm 103 verse 12, how far has the Lord taken our sins from us? Farther than the distance from east to west. Ganon inilayo ng Ama yung kasalanan, yung concept of sin, the issue of sin, the punishment of sin. Inilayo niya kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran. Napakalayo nun. Tapos ikaw, wala kang uungkat-ungkating kundi laging yun, inilalapit mo lagi. Baligtad. Romans 6:10, when Christ died, He died for sin once and for all. Yan ang sinasabi nating eternal.
that the value of the washing and cleansing of the blood of Jesus is good for yesterday, today, and tomorrow, and forever, because the value of Jesus is greater than all lives that lived, are living, and will still be born, because Jesus was there from the beginning until the end. He is the Alpha and the Omega, the beginning and the end. What He did for you and me is already a finished issue. Although on daily life, parang hindi pa. Kasi naka-close up sa atin yung daily time. Hours, minutes. But when you look at it from afar, from eternity, the forgiveness for sins, salvation of sinners from their sin and the punishment is already a done deal. We have already been moved from death to life. And that cannot be appreciated until we really realize na iba na ang panahon. Ang panahon ni Jesus, the age of the Spirit. In fact, nung nag-i-speak in tongues yung mga disciples sa Acts chapter 2, sa Feast of Pentecost, sabi ni Peter, ito na, naganap na yung sinabi ng propetang Joel, these are the last days, meaning the last days of the old dispensation, the last days of the law, the last days of that very difficult religiosity, and a new time has begun. 1 John 1:6-7, if we say we share in life with God and keep on living in the dark, and let's hold it there, akala ng marami yung living in the dark na yun, yung kung sinasabi natin na nasa Diyos na tayo, tapos patuloy pa rin ang ating pagkakadapa, pagkakasala, pagbreak sa law, akala nila yun ang living in the dark. But the original words will allow us to read darkness as in hiding, living in hypocrisy because of fear. I mean, ganun, kung sinasabi natin na tayo nasa Panginoon na, pero nagtatago pa rin tayo dahil tayo natatakot, nagiging hypocrite pa rin tayo, dahil sa takot natin mahusgahan ng iba, sa takot natin na tayo ay mabrand a sinner, we are lying and are not living by the truth. But if we live in the light as God does, and here living in the light doesn't mean living in a perfectly moral situation, but in an open acceptance of self and others. That's how you live in the light. Okay, isa lang ang kilay ko, tabingi pa, but I live in the light, I don't hide it. That's what it means to live in the light. Okay, may mga pagkakasala ako, may pagkukulang ko. Itong mga anak ko na ito, o sige, iba-iba ang naging ama. Pero ito kami ang lahat at hindi ko itinatago yung katotohanan na yun dahil yan ang Pasko. That's what it means to live in the light. Napatuloy ako nagkukulang, nagkakamali, pero hindi ko tatakpan, hindi ko naman ipagmamalaki, hindi ko ipagyayabang, pero hindi rin ako magpe-pretend. That's what it means to live in the light. And in that true Christian fellowship, that must be the atmosphere because there is non-judgment. People don't punish one another. People don't stone each other. People come out in the light, showing their true selves, living their real lives, and helping one another to continue to improve, to become more and more like Jesus. But when you have to hide your true self because the church will condemn you, sumali ka lang sa hypocrite society. Hindi ka sumali sa family of Jesus. Napakalino ng gusto ng Panginoon mangyari sa ating buhay. Hindi yung buong kapal tayo magkasala na wala tayong pakalam. No! Kundi yung hindi mo kailangan itago kasi hindi ka dyan na judge, hindi ka pinaparusahan at nagtutulungan kayo dahil hindi mo tinatakpan ang iyong sugat. Ang sugat na tinatakpan, lalo lang nagnanaknak, nabubulok. Kailangan hubarin mo yung takip, linisin niya, naglilinisan kayo in love. And that's how we recover from all the pain, all the frustrations, all the sorrows of our past. At sabi, but if we live in the light as God does, we share in life, meaning grace, peace, and joy with each other. If I may paraphrase this, sinasabi niyan, kung sinasabi mo na ikaw ay nasa Diyos na, tapos itinatago mo pa rin ang lahat, nagkukunwari ka rin, nagbabalat kayo, dahil takot kayo sa isa't isa, ayaw mong maparusahan ka nila, ayaw mong magbatuhan kayo, so kunwari lang yung buhay mo, ang ganon, you do not live in the light. And you cannot share in life. Because how can you be joyful? How can you be peaceful when you're forever afraid of being found out? Kasi laging may mga nagmamanman, may mga chismosa. So, ang mangyayari, hindi masarap yung samahan. Kaya ang itinuturo ni Jesus yung ganitong uri ng church, yung ganitong uri ng samahan, hindi ito pagkonsintihan sa mga pagkakamali. Kundi pagtanggap na pare-pareho tayong pasyente dito. So, huwag na tayong magpanggap. Let's love one another. Huwag nating konsintihin ang pagkakasala, pero huwag din natin i-judge. Kung may i-judge ka, sarili mo lang.
At kung may palalapit sa iyo, kaya mong tulungan, tulungan mo. Nagpapatulong sa iyo, tulungan mo. Pero huwag kang kala mo kung sinong papasok sa buhay ng may buhay para ituwid ang buhay nila. Dahil liko ka rin. Colossians 3, 13-15. Bear with each other and forgive one another. Forgive as the Lord forgave you. And over all these virtues, put on love, which binds them all together in perfect unity. So pagka tayong lahat ay mabait sa isa't isa, hindi tayo mapanghusga, sabihin ganon, yan ang gawin nyo. Magpatawaran kayo, magtulungan kayo sa pagbubuhat ng bigati ng mga pabigat sa buhay ng kapwa. Hindi yung kayo pa ang nagpabigat lalo. Magpatawaran kayo, mag-ibigan kayo, yan ang magiging foundation ng inyong unity, ng inyong pagiging family. Diyan pa lang kayo makaka-relax. Diyan pa lang kayo makakapagpahinga at magiging restful. Verse 15, let the peace of Christ rule in your hearts. Since as members of one body, you were called to peace. Yun ang tinatawag ng Diyos na gawin ng kanyang mga anak, kapayapaan. Founded on acceptance and love and forgiveness, not on self-righteousness and judgment and throwing stones. John 1:7, and the blood of His Son Jesus washes all our sins away. Yung hindi mo kayang hugasan sa sarili mo at yung hindi mo kaya at dapat hugasan sa iba, ang dugo ni Jesus ang naguhugas sa lahat. Lahat ng kulang kukunan niya, lahat ng dumililinisin niya, doon tayo magkakaroon ng kapahingahan. And if the blood of His Son Jesus washes all our sins away, then the issue of sin becomes irrelevant. It is not on the table, it is not on the agenda, dahil ang inutos, heal the sick, visit the prisoners, feed the hungry. Yun ang asikasuhin natin, hindi maghanapan ng mga kapintasan ng isa't isa. John 3, 35-36. The Father loves the Son and has given Him everything. Everyone who has faith in the Son has eternal life. But no one who rejects Him will ever share in that life, and God will be angry with them forever. And to reject love and to reject the brother and the sister is to reject Christ. No wonder marami mga tao na kay Jesus na hindi pa rin tahimik ang buhay, magulo pa rin, puro fear, side effect yan ng rejection of the love of Jesus that He once applied not only on you but also on your brother and sister. People who reject Jesus and His message of love will not have life, will not have an abundant life, will not have a peaceful life. And why not? Because rejection of God's unconditional love and grace means remaining in and remaining under the law. Kaya hindi ka mapatahimik. Romans 3:20, God doesn't accept people simply because they obey the law. No, indeed, all the law does is to point to our sin. So-called Jesus believers who insist on the law, on policing and punishing others for personal sin, do not really understand or believe in and accept Jesus. Why do we emphasize personal sin? Kasi merong corporate at merong social and national sin. Halimbawa, government official ka, nineglect mo ang duty mo, nagguhuan yung mga building na pinirmahan mo ng permit na itayo, natural, you're accountable publicly kasi public yung sin. Ninakaw mo ang pera ng bayan, natural, publicly accountable ka kasi affected kaming lahat. But your private life, what you do in private, what you do even with other private individuals is none of our business. Yun ang sinasabi nating personal sin. Tulad ng babae who was caught in adultery, it was a private thing done in her house together with another person. Babatuhin na siya. Hindi siya pinabato ni Jesus, pero sinabi ni Jesus, sin no more. Hindi maganda ang ginagawa mo. Pero hindi ka rin dapat batuhin nila kasi private life mo yan eh. Diyos ang nakakaalam kung anong gagawin sa'yo. Huwag tayo manghimasok sa buhay ng may buhay. Pero kung public yung kasalanan, affected tayong lahat dahil sa neglect of duty, natural, merong public accountability. One of Jesus' great missions is to change thoughts, attitudes, and lives by changing people's minds.
we should change our mind about love, about the law, about Jesus, para ma-benefit natin yung peace na gusto niya na ating mapakinabangan. Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. And what is the will of the Father through Jesus? That we have peace. That we have an abundant life. That we enjoy loving one another. Then you would be able to test and approve what God's will is as revealed through Jesus. You will be free from the curse of the law and have a life. And you will be loving enough as to free others from the curse of that same law. Balikan natin yung nagdarasal na makasalanan sa simula. Luke 18:13. Samantala, ang maniningil ng buwis na may nakatayo sa malayo at di man lamang makatingin sa langit, dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. May a lesson to be learned from this man. Ganyan dapat ang isang sinner, lalo ang forgiven sinner, humble, quiet, inconspicuous, repentant. Hindi yung inaabuso ang kabaitan ng Diyos. Hindi yung ipinaparada pat iwinawag ang mga kasalanan, tapos sabi niya, oh, Jesus, yes na tayo. Walang ganun, ha? Hindi mo pwedeng sabihin, love na tayo, so kailang, pwede na ako mangagaw ng kahit ano na lang, gawin ko ang kahit ano, iparada ko ang sarili ko na nagkakasala, pinagyayabang ko pa. Hindi yung Jesusness. So huwag tayong magkamali kung anong kahulugan nun. Huwag nating abusuhin. Ang itinuturo is to be loving to others, and if you want to be strict with yourself, that's fine. If you want to be correct, be correct. Mahalaga yung hindi natin abusuhin na tuloy nasisira yung pangalan ni Jesus. Dapat hindi ipinapahiya si Jesus. Nasabi nila, ay, ang ba sumusunod kay Jesus? Ang kapal-kapal na, wala nang hiya. Dapat meron, dahil sumusunod tayo kay Jesus. Hindi ipinapahamak yung mga naniniwala at ipapalaganap ng ideya ni Jesus. Tuloy sasabihin siya, huy, turo ka ng turo ng Jesusness. Yung mga yun, puro kasalanan ang ginagawa. Hindi pa nahihiya. Hindi yun ang Jesusness. We are loving. And love means mahal mo ang iyong kapwa. So hindi mo siya aagawan ng kanya. Kung minamahal mo itong taong ito pero may asawa siya, ay mahalin mo rin yung asawa niya, maawa ka sa asawa niya, huwag mo agawin. Yan ang Jesusness. Hindi yung, oy, Jesusness na ngayon. Aagawin ko na kahit sino kasi love, eh, love ko naman siya. Wrong application. Loving dapat ang lahat. Loving sa lahat. At ang ating gagawin, a very simple rule of thumb. Kung magkakamali tayo, err on the side of loving the other person. Loving the oppressed. Loving the poor. Katulad nun, kung nangaagaw ka ng asawa na may asawa, kawawa naman yung asawa niya. So mahalin mo rin yun at magtiis ka na lang kasi hindi mo naman asawa. Pwede manahimik ka dyan sa buhay mo. Hanggang bigyan ka ng Panginoon ang para sa'yo talaga. Pero hindi license ang Jesusness to do wrong. It is power to love and to love everyone. Lord, salamat po dahil kayo loving. Patuloy niyo pong ipabatid sa amin ang sikreto ng tahimik at payabang buhay, yung huwag manghusga ng kapwa, tanggapin ang mga dapat tanggapin tulad ng tinatanggap niyo kami, and to continue to grow in Jesusness, to continue to improve. Pero kung ano man ang kalagayan namin ngayon, nasa amang level kami ng improvement, matutunan namin appreciate ito at tanggapin ang isa't isa. Pagbulay-bulayan natin sumandali ang personal na kahulugan nito sa atin-ating mga pribadong buhay.